Banay cellphone ka, Joe, ah. Baka mas scam ka niyan, ha? Ano yan? Scam yung naluloko ka online. Ginagamit ngayon yung mga sa ano natin, sa batas ngayon na dapat yung gumagawa ng mga ganyan. Napakarami nang na-scam ngayon. Ikaw, ano bang, ikaw na-scam ka na ba? Hindi pa rin naman yung scam. Kasi marami yan, love scam, marami yan. Ngayon may batas na pinapasa. Anong batas? Yung SIM card, di ba sa ibang bansa? Sa ibang bansa ngayon, yung SIM card mo, i-register mo sa pangalan mo yon lahat. Kung ilan yung gamit na SIM card mo, ba, 5 yan, gamit mo na SIM, i-register mo yan sa lahat sa pangalan mo. Kaya hindi ka na pwedeng ma-scam. Ganda, mas magandang panukala yun. Oo, so magandang batas yun, Chu. Sino ba nagpanukala mo? Yung mga mababatas natin. Bakit hindi na ipatupad yata yung batas nila? Bakit? Napanood mo ba yan? Wala ko idea eh. Pero kasi kung napatupad yan, dapat... Oo, yun na yung isang problema. Isang problema ngayon. Hindi na pirmahan. Doon lang? Oo, hindi na pirmahan kasi paano pipirmahan? Eh, may online. Nakalagay, may online nilagay sa batas. Ganun. Oo, kasi kaya yun ngayon sa mga pulis nag-aano na sila sa batas na yan dahil marami na scam, napakaraming sumbong, lalong-lalo na sa rikta. Sus, boros ka, million-million. Oo, maganda ang batas yun. Napirman. Ibig sabihin nun, yung mga nagtitinda dyan na mga SIM card, hindi ka na basta-basta makapagtinda. Kasi pwede ka hulihin. Oo, tama yun. Pwede ka hulihin. Dapat na. Pwede ka hulihin yan. Sayang naman. Sino ba mga tumutol yung batas na yan? Mga politiko yan? Hindi, wala namang tumutol. Pero yung batas na yun, nakaano na sana yun para sa mga kababayan natin. Ang gagawin mo lang kasi, i-register mo. Meron ka lang ano yung, ano ba, may passport ka o sa ibang bansa ka, galing, passport lang papakita mo. Na may ano ka, meron ka, makakuha ka ng SIM na yun. Uy, binada pa, oh. Binada pa. Binada pa na, iskam mga tayo. Iskam mo, iskam pa na naman. Tinula ka ba? Tinula ka? Sino tumulak sa'yo? Grabe naman to siya, eh. Sino tumulak sa'yo? Tula ka? Siyempre sinasabi mong iskam. Iskam, na-scam. Iskam yung SIM card ngayon. May bago ba ito? Mga na-scam, maraming scammer ngayon. Kung alam mo nga kasi ano ngayon, eh. Panahon ngayon, delikado talaga. Oo. Ang mga ano ngayon, mga snatcher saka manluloko, mga budol-budol gang, nasa online na, eh. Wala na sa alam ko nga kasi hindi alam ko dati kasi ano dati yung budol to magdala-holdapper eh. Dati ngayon, yung budol. Ngayon, paano ba yan? Paano yung ginagawa yung budol-budol? Scammer na eh. Dati yun. Ngayon. Eh, nagbagong buhay na ako. Hindi kasi yung... Hindi. Yung dati, yung mga ngayon online talaga yun. May nakita mo kang bago ha. Alam mo yung venting coin? Kung may bilhin sila ng mga 20 o bawat piraso, bibili na 600. Hindi, meron nga 40,000 eh, nakalagay. Kung pambihira ito, ba't ito dumadaan sa wall ko? Ang dami na ngayon online nga. Dami na sa scam, marami ito na online. Si, kaya, si kailangan natin eh, sabat, ano ngayon? Ito si Brad Alex, tanongin mo. Dito ka, Brad Alex, halika. Ayun ba, hindi pinirman ni Duterte? Kung na-scam na ba si Brad Alex? Dito ka, Brad Alex, sa camera. Sa camera kayo. Kanina, may. May kapatid na scam, huwag mo nang galawin yan. Kasi siyempre marami na ngayon mga online. Dito ka, Brad Alex, tatanungin ka namin kung na-scam ka na ba? Mabor ka ba dun sa batas, Lex, na yung papatukara ng batas na yung SIM card mo, i-register mo na? Siyempre, mas maganda yun. Maganda yun, Lex, kasi register mo. Parang sa ibang bansa, pag pumunta ka, di ka na kailangan mo nang present yung passport mo para magkaroon ka ng SIM card. Bawal kasi sa ibang bansa na di ka ano doon, tapos kung gagamit ka ng SIM nila, para makagamit ka ng SIM na pag nagbabakasyon ka, kailangan mo ng ano yung sa SIM card mo. Ganun doon. Maganda yun. Kaya lang, yung batas natin ngayon na pinapasa, wala, na postpone. Hindi pa pirmahan ito, sir. Hindi pa napirmahan. Bakit? Alam mo kung ba? Kaya siguro hindi na pirma, baka may kulang pa rin. Hindi. May nilagyan kasi ng online. May online ano yung sinama doon. Online yung ano tawag nito. Yung online sa online. Dapat walang kasama doon. SIM lang talaga na batas. Act na batas ba? Para sa
Ibig sabihin, online yung social media, sinama doon sa SIM card. Ibig sabihin, hindi siya pwede kasi maraming tututol doon eh. Kaya kinabahan ako, magsiselfon pa naman ako, baka ma-scam ako. Oo, talaga marami na ngayon scam, ha? Paano naman scam noise? Biray mo ha, ang ginagamit ngayon ng mga scammers, SIM card. Kaya di mo di siya matitris dahil yung nagpapalit lang ng SIM. Sa Pilipinas kasi pwede kang bumili lang ng SIM sa daan. Ngayon, pag may batas nun, oo, pag napasasana yung batas na yan, yung SIM card mong bibili, meron na tayong sariling ano, registration. Example, may SIM ka, 5 yung SIM mo, nakapangalan sa'yo yun. Kaya pagka, so madaling mahuli yung scammer? Oo, madaling mahuli siya. Pwede rin maganda yun. Oo, kasi pag nag-online scam ka, kailangan mo na ng number para mag-code. Gagamitin mo yun doon sa online, yung cellphone number mo para makakuha ka ng code. Ano naman yung disadvantage? Yun yung malaking ano, yung advantage. Kaya lang, yung mga scammer, mag-upgrade din. Oo, hindi naman nawawala yun. Hindi nawawala talaga. Kasi yung scammer kayo, parang sila kayo. Parang technology lang yun eh, pag nag-upgrade. Oo, ma-upgrade din yan. Hanap sila ng paraan para ma-ano yun, ma-hack. Dami sa ano mo, sa Rekta Connect, may na-scam doon, 1 billion. Huh? Oo! Ang akala ko nga 700 million yung pinakamataas namin na scam. Ang pinakamataas na nagreklamo sa amin, billion. Oh, yung alam mo yung ano, yung scam. Yung ano, yung tangito. Parang nag-member ka. Member ka, akala mo maliit lang. Nag-member may yung membership mo. Akala mo totoo yung ano, kita kasi yung balik sa yung malaki. Eh ang problema pala, hindi pala umpisa lang yun. Ganun yung mga na-scam. Diba, investment. Nag-invest ka ng, diba, pautang. Pautang ka. Yung 20,000 mo, magiging, sa loob na isang linggo, magkakaroon ka ng 40,000. Diba mo, sa loob na ilang linggo, 40,000. Ganun yung ano sa'yo. Umpisa nun, babalik sa'yo muna, babalik. Babalik sa'yo, mga ilang, mga ano, sir, mag-invest ka ng mas malaki. Ganun ang mga scammer. Kaya pag napasa yung batas na, nabasa na yung batas na yung sa SIM, maganda sana. Maganda talaga.